Okay, magandang umaga, magandang tanghali, o magandang gabi, kung anumang oras kayo dyan, nanood po sa ating pong video. Nitong umaga, pasalamat tayo sa Diyos, una sa lahat, sa kanyang pagpreserbar o sa pagbantay sa ating buhay. Hanggang sa mga oras na ito, taglay pa rin ang buhay na hiram natin sa kanya. So, thank you Lord. Salamat din sa ating mga subscriber. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na sa ating pong small channel para lalagong ito at marami po tayong matulungan tao na mayroon silang mga barya na ating pong bibilihin. At ang mga kaalaman natin tungkol sa barya, barya ng Pilipinas o barya ng ibang bansa. So, thank you sa inyo at Merry Christmas Advance sa inyo lahat yan at sana ay masaya kayo sa pagsalubong sa December sa ating pong Pasko at sa kadarating na New Year 2023. So, ang topic natin ngayon ay 8 mga naunang barya na may mataas na collector value ayon sa condition ng barya na hawak natin. So, sabihin kung ano yung kondisyon ng barya natin, doon nagdepende yung collector value. Kung ito ay brilliant, BU, EU, almost uncirculated, or extra fine, or very good na lang yung pera natin. So, nagdepende yan sa kondisyon ng ating barya. So, sa inyong harapan, makita niyo yung mga kapira sa bowl. Itong nilabas ko na, itong bowl natin. Nilabas ko na yung barya, nasa baba na. So, yun po ang tatalakayin natin ngayon ay 8 barya na may mataas na collector value. So, yun po ang unang pira natin. Ito po yung pang-8 po sa ating listahan ay ang 5 piso 1992. Ito po yun. Mga kapira sa bawal. Yan po. 5 piso 1992. Ito po yung sinauna. Yan po yung kanyang portrait. 1992 po ito. So, medyo may katagalan na. Old na po ito dahil 22 na ngayon. So, mayroon ng bilang ito ng 30 years mula nung ginawa siya. So, ito ay 5 piso 1992. Emilio Aguinaldo. Ito ay may timbang ng 9.45 grams. Ito ay gawa sa nickel brass at nagkakalaga ito ng 1,200 at higit pa. Kapag ang hawak mo ay brilliant and circulated o maganda ang kondisyon. So yun po mga kapira sa bowl. Yun po yung pira natin. So nagdepende sa kondisyon ng ating pong barya. Kung ano yung kondisyon ng barya, yun po ang kanyang maging presyo. So, depende sa kondisyon. Yan po, ito na mga barya natin ay hindi na ganun kagandahan, hindi naman din siya luma masyado. Pero luma yung taon niya. So, yun po ang presyuan nitong barya na to. 1,200 at higit pa. So, 1-2 po ang presyo nito. So, yun po yung pang-8 sa ating listahan. So, pang-7 sa ating pong listahan ay ang USPI. Ito po. USPI. 25 since 1966. So, ito ay old na old na. 1966. Ito ay gawa sa nickel brass, 70% copper, 18% nickel at 12% zinc. Ito may timbang ng 5 grams at nagkalaga ito ng 500 at higit pa. Kapag ang dala mo at hawak mo ay brilliant and circulated. So, yun po. Yung pira natin kung maganda, classy, brilliant and circulated, pwede pong makuha natin ang ratio. So, 500 ang bilihan itong 25 cents. Yan po, mga kapira sa bawal. Yan po,
maganda po ang atin pong pariya. So, yun po. So, yun po ang pang-pito sa atin pong listahan. Pang-anim naman sa ating listahan ay ang 1 piso NCC 2017. Ito po. Ito pong pira natin na 1 piso 2017 ay umikot po ito sa ating sirkulasyon at kasalukuyan pa po natin ginagamit ito. Kaya lang po, nagkakaroon po ng pagtigil sa paggawa. Tulad nitong 2017, wala na talagang continuation na paggawa nito sa Bangko Sentral o sa NCC. Tinigil na nila. So, yung presyo nito ay nagsitaasa na itong 1 piso NGC. Yan po. 1 piso NGC natin, ito ay umiikot pa sa circulation at kasulukuyan pa itong ginagamit natin. At ito'y gawa sa nickel rust. Nickel plated steel pala yung gawa niya. At may timbang ito ng 6 grams. Dahil ito ay low vintage, ito may kataasan ng presyo at ito ay nagkahalaga ng 350 piso. So 350, 2017, mataas na ang presyo ng 2017 kasi halos wala ka nang makita sa sirkulasyon nito. Kung mayroon man ito, nasa kamay na ng mga kolektor at hindi mo na makuha yun kasi pinipili nila yun. So, kung maswertihan, makakuha ka, ligpit mo kasi mataas ang presyo niya. Lalong tataas pa yan kung matagal mong maitago dahil pag tumatagal o ilang years pang dumating, lalong tumataas ang presyo ng 2017 kasi hard to find ako yun. So yun po ang presyo natin sa 2017. Na NGC 1 peso. So tungo naman tayo sa ating pong panglima sa ating listahan ay ang 50 centavos na agila. Ito po. Yan pong 50 centavos na agila kung tawagin ay monkey eating eagle. 1986, 1983, 1991 to 1994. Yun po ang paggawa niyan. Pero ang paggawa ng malaki talaga ito, malaki ito eh, 50 centavos, 1986 to 1983. So, ginawa ulit ang panibago, yung mga maliit, 1991 to 1994. So, yun po, nagkaroon ng flora and fauna. Ito'y gawa sa copper nickel at ito'y may timbang na 6 grams at ito'y nagkahalaga ng 2,400. So, mataas ha. 2,400 pesos kapag ang hawak mo ay brilliant uncirculated. Tataas pa ang presyo niyan kung ang hawak mo ay 1983. Kaya pala, 1983. Yun pala ang nagpresyo ng 2,400 pesos. Kasi, error coin siya. Kumbaga, 1983, mayroon siyang error lettering. Yung pitiko paga naging pitiko baga. So, yun po yung presyuan ng atin na pong barya. So, mataas ang presyo ng flora and fauna nito, 1983. So, yun po, mga kapira sa bang. So, tungo naman tayo sa pang-apat ng ating listahan ay ang bataan. Pang-apat sa ating listahan ay ang batol o bataan. So, may batol pala o bataan. Kasi ang ganda ng pagkaposisyon doon sa bataan ng ating pong military noon. Talagang paglusog ng mga kalaban, nakadungaw na agad si government. So, hawak pa tayo ng mga Amerikano noon. So, yun po. Yun pala yung ginamit ng sombrero. Yan ang sombrero ng sundalo na yan. Ipakita ko sa inyo. Mayroon ako niyan. Nakuha ko yung isang sombrero na. So,
ninyo. Ito po yung ginamit ng sundalo. No, yan po. Ipapasya sa camera natin. Zoom yung camera natin. Ayan po. Yan po yung sombrero. Makita niyo. Yan po ang ginamit ng patulupataan. Nadaming tama na oh. Pero hindi ito ang kagandahan nitong sombrero na to. Hindi siya nabubutas. Didikit lang daw ang bala pag mahinang power. Huwag lang yung malakas ng power ang mga single shot. Ang butas yan, tago sa ulo mo. Pero ito, pag tinatawag nilang M16 lang o BBR Malay, didikit lang daw dyan. Okay, sa sobrang layo pa naman ang kalaban, so mahina na yung power niya. So yun po yung sombrero, pinakita ko lang sa inyo. Yung patol o pata. Mayroon po tayo yan. So yun po yung quench natin na ano to, commemorative to, anniversary ito, kasi commemorative itong mga to, yung mga ganito, yung battle o bataan. 1 piso po ito, 1992 din po ito, from 1942. So ginawa pala ito 1942 hanggang 1992. Ito ay gawa sa stainless steel at may timbang ito ng 4 grams. So stainless pala ito. At hindi na kumintal. Siguro sa tagal na ng panahon. Pero kakaiba siya, tingnan ako. Kakaiba yung kulay niya. Mayroon siyang pintag na nagtatago. Kaso lang medyo matagal na. Medyo nagtago na rin ang pintag niya. So ang presyo nito ay higit sa depende sa kondisyon ng barya na ito, kung brilliant is uncirculated, ay 400 piso. So mataas na ang presyo nito, 400 piso yung battle o bataan. So tungo naman tayo sa pangatlo sa ating listahan ay ang 25 cents butterfly year 1990. Ito po, 25 cents po ito, butterfly year 1990. Yan po. Ano to? One low na. One low na. So, ang 25 cents natin ba tayo? Year 1990, ito'y ginawa. Ginawa po ito mula 1991, 1994 at ito'y gawa sa nickel brass. May timbang ito ng 2.24 grams at ito'y nagkahalaga ng 205 piso. So 250 pesos at higit pa kung ang hawak mo na barya ay brilliant and circulated. Yung maganda pa nito. So yun po, pag brilliant, pag hawak mo yan, brilliant and circulated, tataas pa sa 250. So yun po ang pira natin na 25 cents. Yun po ay mayroon ding ginawa niya maliit yan. Kaya tawag yan Explora Fauna doon. Ito naman yung pangalawa sa ating pong listahan ay ang Milchura Aquino round shape. Diba may Milchura Aquino tayo na scallop, mayroon ding aluminum. Ito na may round shape na Milchura Aquino pero hindi siya aluminum. So 5 cents, 1974 itong barya natin. Ito'y ginawa mula 1967 to 1974. So itong sa atin, pag 1974, madalas sa pira pag year 1974, naging prop na siya. Naging prop. Kasi hanggang doon lang, hindi na siya gumagawa ng 1975. So 1974, ginawa na nilang prop. So ito'y gawa sa Niki sa brass copper zinc. Brass 60%, copper 40%, at zinc niya is 0%. Tumitimbang ito ng 2.5 grams. Yun po yung barya natin. Tumitimbang siya ng 2.5 grams at ito'y nagkahalaga ng 200 piso. 200 piso. So malaki ah. Na yung presyo natin na round sheet na copper, brass copper. 1974. Kapira sa baol ay proof coins at higit pa ang presyo ng inyong pira kung ito'y BU.
po brilliant and circulated. So, ang barya na hawak natin. So, maganda. Maganda ang koleksyon nito mga Melchora Aquino. So, lalo na sa mga year na 1974. So, tungo tayo sa number one sa ating listahan. Ang number one sa ating listahan ay ang hard to find. At ito'y umiikot pa sa ating sirkulasyon. Hard to find na pala ito. Yan po, ito'y NGC, New Generation Currency. At ito'y umiikot pa sa ating sirkulasyon at kasalukuyan pa natin ginagamit. Ito'y year 2017. Ang mintage kasi nito ay napakaliit. So, NGC 5 centavos 2017, ito'y gawa sa nickel-plated steel. Kaya mapintag to. Ginawa mula 2017 to 2019 at natigil na ang paggawa nito, kaya ito'y hard to find na sa ating circulation. Pinahanap na ito ng atin pong mga kaibigang kolektor. So, ang iba ay nasa kamay na nila at ito mayroon din tayo. So, tuloy-tuloy pa rin ang panguliktak nito, yung mga 2017. So, nagkahalaga ng 300 piso at higit pa kapag BU ang hawak mo at brilliant circulated. So, yun po yung atin pong apresyuhan ng mga lumang barya sa atin pong bansa. Na nagsitaasa na ang presyo. Tataas pa yun at preserve lang yung mga barya natin. So, yun po yung mga barya natin na atin pong tinatalakay. Yan po. Yun po ang mga pera natin. So, habang tumatagal yan, kung hawak pa natin yan, lalong tumataas ang presyuan yan. So, ingatan ang barya para manatili ang kalidad na maganda o manatili ang kondisyon na dapat sa presyo na mataas or BU. So, salamat sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Subscribe na. At marami pa tayo ang tatalakayin na lumang barya. So, hit the bell button and para update kayo sa mga new video na akin pong i-upload. So, salamat. God bless you all. Merry Christmas. Advance. Happy New Year 2023. Bye-bye.